Well mga idol, deja vu nga ang nangyari sa team ng Los Angeles Lakers matapos ngang ma-shoot nito ni Maxi Kleber ang game-winning 3-pointer laban sa team ng Lakers na nagpatalo nga sa kanila. Pero bago natin yan pag-usapan mga idol ay ito muna ngang sinabi ni Anthony Davis sa kanyang post-game interview. Dahil mga idol kasi siya ngayon ang sinisisi ng halos lahat ng Lakers fans nang dahil nga daw sa multiple mistakes nito ni Anthony Davis na nag-cause nga daw sa team ng Los Angeles Lakers ng panalong ito. Ang una nga daw na pagkakamali ni Anthony Davis dito sa fourth quarter at the end of the game ay nung final niya itong si Maxi Kleber din mga idol na ang Lakers ay up by 4 points. E tumitira ng 3-pointer and then mga idol ayun na shoot niya nga ang 3 free throws. And then at the other end naman nung panahon na time na ni AD para nga shumot ng free throws ay namintes niya mga idol ang isa at isa lang ang na-shoot kaya naman up ang Lakers by 2 points. And then mga idol, ang kanyang third and final mistake ay nung nag-overhelp nga siya dito kay Kyrie Irving mga idol na nag-cause na maging open nga itong si Maxi Kleber for a 3-pointer na nag-resulta nga ng game winner. Kaya naman mga idol, sabi ng Lakers fans, ang dahilan ng kanilang pagkatalo ay walang iba kung hindi ang kanilang superstar na si Anthony Davis dahil nga sa kanyang sunod-sunod na pagkakamali. At mga idol, ito nga ang sinabi ni Anthony Davis sa kanyang post-game interview, ang kanyang pagpapaliwanag. It's a tough loss nga daw para sa kanilang team dahil nung sa last seconds nga daw mga idol, sa last 7 seconds ay pinagmamasdan daw nito ni Anthony Davis si Kyrie Irving and sinasabi niya na he will probably take the last shot. At napansin niya nga daw na nagsisetup na si Kyrie na tumira or patira na itong si Kyrie Irving magpupull up na for a 2-pointer to tie the game. Kaya naman daw mga idol mas lalo nga siyang lumapit sa ring para nga kumuha ng rebound kung sakaling magbintes itong si Kyrie Irving kaya nga lalo nga daw siyang nalayo sa kanyang binabantayan na si Maxi Kleber. Pero mali nga daw dahil hindi ito tumira si Kyrie mga idol at fake lang pala yung kanyang ginawa at pinasa niya dito kay Maxi na nagresulta nga sa game winner. Yung sa free throw naman mga idol, paliwanag nga daw ni Anthony Davis na masyado nga daw na pakanan yung kanyang tira. Sobrang right nga daw ang kanyang paggabitaw na nagresulta sa kanyang miss free throws. Clutch free throws mga idol na sanay nagbigay ng 3-point lead sa team ng Lakers at kung nashoot niya nga daw yung sana ay overtime ang laban at hindi uuwi na ang team ng Los Angeles Lakers. Mahirap nga daw isipin dahil hanggang ngayon ay pinoproseso niya pa rin daw sa utak ang nangyari. At yung sa 3-pointer naman mga idol na na-foul ni Anthony Davis, sinabi niya sinubukan niya nga daw talagang tumalon pagilid at palayo sa 3-pointer attempt net ni Maxi Kleber. Hindi naman daw siya ganun mag-contest mga idol na diretsyong tumatalon sa shooting player pero nasanggi at natamaan niya nga daw itong Mavs player at na-foul niya. Pero sabi niya na sinubukan niya daw talagang tumalon away from Maxi Kleber pero tinamaan pa din. Yan nga mga idol ang mga paliwanag ni Anthony Davis sa kanyang mga pagkakamali kanina na nagresulta nga sa Lakers ng isang pagkatalo. Sabi niya nga na it's on him nga daw dahil isang bad defensive play nga daw yun mula sa kanya. At alam niyo ba mga idol, hindi lang ito ang unang beses na nangyari nga ito sa team ng Los Angeles Lakers na kung saan si Anthony Davis ay nagbintes ng free throw na nagresulta nga sa game winner ng kalaban. Meron pang isang pagkakataon na parehas ang senaryo mga idol. Parehas na parehas ng play, parehas na parehas ng pasa at parehas na game winner. At yun nga mga idol ay ilong laban nila against sa Indiana Pacers. Kaya nga mga idol, doble nga daw ang sakit sabi ng mga Lakers fans dahil hindi lang yung sa Mavericks ngayong araw ang kanilang ang naiisip at naaalala din daw nila yung nangyari against sa Indiana Pacers.